So what's up guys? Nandito na naman tayo sa panibagong unboxing ng binili natin sa Lazada. This is the portable gamepad para sa mga mahilig mag-MOBA or mag-PUBG. So, more only pa-MOBA siya kasi wala siyang sa taas na pinipindot pa para sa mga PUBG. So, nabili natin ito sa Lazada ng 99 pesos plus shipping fee na 45, value 144. So, isang araw ko siya in order, dumating lang siya kanina tanghali. So, hindi mo siya masyadong hassle at hindi mo siya masyadong alam niyo yung gamit na para siguro tinest muna nila bago nila dinala dito, pero ayos na sulit na sulit. So, simulan natin. Buksan na natin. So guys, simulan muna natin yung mga kasama niya. Unang mainan niya guys is yung pinakal. Parang pindutan niya eh. Para sa mga yung tinatawag na joystick. So, dalawa siya guys. Ito na yun. Ano pinagkaya pa yung dalawa? Ah, ayun. So, ito guys, yung isa is mahaba at isa is maikli. Siguro depende ata to sa design ng inyong cellphone kung ilang inches at gaano kalaki ang sakop nito. So to be honest dito, hindi masyado siyang kaganda ng joystick niya. Parang nilagyan lamang siya ng spring para bumalik-balik sa kanyang ginagalaw. So kita niyo ba guys yung spring. Hindi siya masyadong maganda yung pagka-joystick niya, to be honest review dito sa ating binili sa Lazada kasi Mobile Legend players ako. So, gusto ko rin kayo ma-medyo ng idea sa ating new unboxing. So, dito is yung pinaka-item niya sa loob. Ito na mismo siya. So, guys, medyo may konting dip. Ganun siya, nakata siya. Parang nag-screw sa loob ng ano. Narinig mo siya. Pero kompleto ang kanyang screw. So, guys, ari ay stretchable siya para sa mahaba ang cellphone. So sa ating 99 pesos, sulit na siya. Bali 144 pala, sulit na. The next is, hindi lang siya pang ano yun, yung panglaruan. Pwede na siya maging cover ng iyong cellphone. So gamit ko ngayon is J2 Pro. Kasi sa ginagamit ko ngayon yung cellphone ko, Vivo Y85. Ito is subject ako. Yan guys, ganito maging itsura niya. Yan. Ang kinaiba kasi nito guys, para siyang ano, pwede pa siyang maging pwede siyang panoran ng movies pag natatamad kayo hawakan. Ano yung pinaka-stand sa loob. Yan, pwede siyang ipatong sa higwan o sa lamesa para makatamad kayo. So, ang tingin natin dito guys, is yung kanyang item. Kasi hindi siya masyadong kakapalan. Lightweight lang siya, handable. At meron siyang dito sa gilid. Yan. Pwede niya siya saksaka ng pang USB cable, USB o charger. Tapos meron dito sa meron din sa kabila para sa inyong mga headset. So guys, masasabi ko dito sa item na to, sulit na siya. Hindi na siya yung parang item na lugi ka. Kasi magagamit mo siya sa lahat. Pwede pang movie, pwede pang gaming. So, ito yung guys yung joystick na ikakabit natin mismo dito. Nandito yung nakabitan niya. So gagamitin natin is siguro yung mahaba kasi masyadong mahaba yung edges ng kanyang dito. Ito yung mahaba guys. Sorry guys kung medyo madilim kasi gabi na ako nag-shoot ng aking panibagong vlog. Yan, nakabit ko na. So guys, ito na yung pinaka output ng aking unboxing ngayon. Ang problema ko lang kasi guys, medyo ano siya. Ewan ko lang kung dito lang siya. Medyo madulas. So, huwag natin gagawin yung nakaganto pa kasi dudulas siya. Nadulas. Hindi siya masyadong hila yung kanyang spring dito. Siguro medyo maluot na. So, pagdating naman guys sa joystick niya, ewan ko lang kung ayos kasi wala siyang MOBA dito. Nasa cellphone kung ginagamit ko yun. To be honest review, nag-try na ako ng ganito klase bago ako bumili. So sa kaklase ko, meron siyang ganito. Pero masabi ko guys, hindi ko siya yung alam niyo, hindi
hindi siya kaganda quality na gamitin siya dito. Mas prefer pa daw nila na gamitin tamo mismo yung daliri nila sa pag-ano ng joystick sa MOBA. Kasi guys, sobrang dito wala doon siya masyadong sponge deep sponge na dito para kumapit ng ayos yun sa screen. Para siya kasi ano, plastic lang, wala siyang sponge. Kaya advisable ko na hindi siya maganda gamitin for playing. Pero hindi po siya susubukan na gamitin kasi kakabili lang talaga niya. Naintriga kasi ako, parang ganda niya kasi gamitin dito. Dito mo lang siya kawakan. Parang mas madali. Tapos meron pa siya dito ano. So pag magpapahinga kayo kung namatay sa MOBA, yan, pwede niyo siya ipatong sa yung base na nakikita niyo. Pwede siyang gawing stand. So next thing guys is dito naman, kung bibili kayo ng ganito, bumili na kayo ng yung medyo mas mahal, yung magandang quality. Pero sa mga taong gusto lang naman is yung portable na gamitin na makakatipid para sa atin sa mga MOBA players, pag-visable ko, nabiliin siya sa Lazada. So nagkakalaga lang siya ng 99. So hindi man ako handi para baka makalimutan niyo. So one thing guys, so protektado yung kahit walang case ang inyong cellphone, protektado siya kasi meron siyang parang foam dito. So hindi siya makita kasi medyo masakit. Meron siyang foam dito sa magkagal. So para protektahin siguro yung part ng camera at yung pinakadumulong foam ng inyong cellphone. So guys, sorry na tayo sa panibagong unboxing ng portable gamepad na nabili natin sa Lazada. So sa gusto pang maging aware sa susunod kong video, please subscribe and click the alarm notification para sa susunod kong video. So shout out nga po pala sa panibago kong subscriber. So nakalimutan ko yung pangalan niya. And ang next video natin is yung para sa mga filmmakers. So filmmakers ako eh. So click the notification and subscribe for another videos na gagawin ko. Sorry guys kung medyo matagal akong magawa ng video kasi gusto ko pag gumawa ko ng video is may lesson para sa inyo. May makukuha kayong idea sa bawah video ko. Kaya gusto ko lagi kayong happy at ako. So bye guys!